sa mga lugar na hanggang ngayon walang tubig, katulad ng Sitio Kalibasan sa Toledo City sa Cebu. Kaya naman ang 75 anyos na si Lola Matilde nahihirapan. Sa gitna ng matarik na bahaging ito ng bundok sa Sitio Kalibasan, Toledo City sa Cebu, may isang nagtitrek na lola. Matindi ang kapit niya sa mga halaman. Kapansin-pansing nanginginig at nangangatog na rin ang kanyang mga paa dahil isang pagkakamali lang. Posible siyang mahulog sa bangin. Layo pa. Siya ang 75 anyos na si Lola Matilde. Buwis buhay na sinusoong ang kabundukan. Makapag-igib lang ng 3 galon ng tubig. Tanghali nitong Martes, ang mga banga at plastic container ni Lola Matilde, paubos na ang lamang tubig. Ang natirang halos isang tabo na lang, pinagkasya niya para pansaing at panluto ng kanyang pananghalian. Maglungag ko ka ng pangaon mo ha, maes. Para pa niya ito. Ubuwan. Oh, may lahing makabot. Kabang. Naobi dungagan og kaon. Duhon sila. Kinakailangan ng umakyat ng bundok muli ni Lola para mag-igib kasakasama ang mga aso niyang sina Kabang at Diana. May mood ang baka, dili man sakit at tundi og abaga man og anang o ang mutabag karga. Maure ko ni ana naguba na gani ning ako ang baanan. Musakit basta hinay ka buot ako lang sang kuhaon pauso na ko musakit aliog. Udanga na sad mawa na sakit ba balik na pud sa kau. Oo, hinay binay. Yan hinay. Akat. Yo. Sisigil na ko, uy ah. Ayaw ha. Ayaw mong na. Sige. Kalakaw. Para hindi madulas, nagyapak siya. Kung masukamod sa daan, hindi ko pukling anong stampi dihaan ng agianan. Gunit yung maayaw ko eh. Dag-on ko sa kong karga. Mga galon. Naligid yun ko, tinood yun, ay nabalito ko. May manggani, kinasangit mo po ko sa kahoy. Tamad. Pero dahil walang baong tubig si Lola Matilde, maya-maya, siya'y nahilo. Kani-kani agud pa ni. Sakit, puntuhod, nagulupunan, bagtak. At makalipas ang isang oras, narating na ni Lola ang tinatawag nilang Tabayng Dako. Pero ang tubig dito, panghugas at panlaba lang daw. Kaya itinuloy niya ang paglalakad. Makalipas ang 15 minuto, narating na ni Lola ang Tabayng Gamay
o maliit na balon kung saan niya kinukuha ang maiinom niyang tubig. Yun nga lang, sa sobrang hina ng tulo rito, ang isang plastic container aabuti ng 5 minuto bago mapuno. Kaya muli siyang umakyat ng bundok. Sa pagkakataong ito, makipot at mabato na ang dadaanan. Ang bangin nakakalula. Matapos ang isang oras na buwis buhay na pag-akyat, sa ikatlo at kahuli-hulihang tubod o bukal, napawi na ang uhaw ni Lola. Kaudtaan ng tubig. Malipay na kung wala ng tubig, mada. Dali lang mapuno ang galon. Mag-ampo lang sa Ginoo. At oras na naman ang bibilangin para makauwi siya sa kanilang bahay. Pero sa pagkakataong ito, doble na ang kanyang kalbaryo. Ang nakaatang kasi sa nakukuba niyang likod, tinatayang nasa 12 kilo ang bigat. Dahil mataas at nasa bundok ang sityo kalibasan, hindi kaya at hindi umaabot ang supply ng tubig sa lugar. Kaya simulat sa pool daw, wala silang maayos na supply ng tubig. Pagdating sa bahay, ang naigib ni Lola na 2 plastic container ng tubig, inilaan para sa kanyang mga alaga. Lawag sa baboy, di ginuton kay atupon sa ero ang yugas. Ang natirang isang plastic container, pagkakasyahin niya para sa kanyang sarili. Inom mo, hilungag. Nag-inuton ang tubig. Uy, imbis mayabo, hinugas na. May taga-igib naman daw ang sityo, si Alexander, na 35 pesos kada galon ang singil. Kaya nang loob sa ko nila. Kinangin lang po sila tubig ba? Kung tabangan po na ko sila po. Pati sa nga puya, uy, kaya manakit ko na yung bukubukog. Kuan ka ng kargaan na ba? Pero ang 35 pesos, ginto para kay Lola Matilde. Wala mo ko'y kasuhol pagkarga na ako lang hinihilig sa gob. Mag-isa na lang kasi sa buhay si Lola, tumandang dalaga at pumanaw na ang kanyang pamilya. Kaya mga aso na lang ang kasama niya sa buhay. Pinangga! Uban-uban ba nila ako binuos? Ay, Tirolde! Ang paghihirap ni Lola Matilde, nasaksihan ni Teacher Jenny Fe. Wala lang siya kailan kaliwat na yung nabili na eh. Alam ko po yung hirap din niya. Kasi po matanda na po siya. Mabigat po eh parati yung dala niya. Tapos wala pong tumutulong sa kanya. Yung nilalakaran po niya, konting apak lang na mahuhulog na si nanay. Tapos kung wala siyang kasama, sino naman po yung tutulong sa kanya. Maging silang mga guro, para-paraan daw sa tubig. One time na ubos talaga, natulog po kami ng hindi umiinom ng tubig. Uhaw na uhaw po. Kaya ang inaasahan ng mga tiga-kalibasan, tubig ulan. Naligsik! Arin ako diri kay uhaw na dyan kay ko. Amuan naman, umiinom lang dyan sila. Nung kumulimlim nga nito lang Miyerkules, kanya-kanya silang abang sa mga alulod. Mo ni among sanday yung mo kana nagpabuhat migtang kay para dili mo kanang tubig. Inipuno na ni siya amo din ang pangablihan para makatigom ig tubig pandaba. Para sa mag-uwan. Para sa og magbuwan. Pero makalipas ang ilang oras ng paghihintay, biglang umaliwalas ang panahon. Mula Lunes. 3 days na. Wala.
Lalo kahirap man pag walang ulan. Tipid-tipid. Ang hirap talaga pag walang ulan. Ganahan ko kay naigari po kay doora ang tubig mainom. Oh, so nabito din ng uhaog. Nangunan ka ng mga politiko niya, wala mang yun, makahimo sila. Uhaw daw sila sa aksyon ng mga nasa posisyon. Kaya ipinarating namin ang kanilang hinaing sa Toledo City, Cebu Local Government Unit. At nito lang Webes, nagsagawa ng site inspection sa sityo ang mga kawani ng DPWH. Gagamit ito potable water at saka mayroong ugat ng tubig na pwede natin permanente makukuha. Kailangan natin ng kurente. Mula dito, kailangan natin i-booster pump papunta ng reservoir, yung stages. Pagdating doon, gagamit na ulit tayo ng booster pump. Dito talagang delikado kasi sa terrain niya. Pero may paraan pa rin. Kailangan lang ma-improve yung daanan. Pag mayroon lang budget, mga 5 to 10 million. So within the year, matatapos rin naman ito eh. Pwede rin silang magpadala ng request doon sa provincial government, sa NAPSI, sa Office of the President. May offer lang naman namin is technical. We will conduct the detailed engineering plans. Pertinent works are already in place. So Farm to Market Road, the Captain Claudio constituents, with the roads realized, our water trucks will soon be able to distribute water to far-flung areas. Samantala, pinatignan na rin namin sa doktor, si Lola Matilde. The BP was slightly elevated, around 160 over 90. It could be also due to sa age niya na 75 na, and also sa type of work. She's diagnosed to have essential hypertension. Yung gamot na binigay ko sa kanya is for maintenance sa high blood niya. Yung pananakit niya sa knees, pwede siguro ma-check natin through x-ray or additional blood workup. Nagbigay sila ng food packs at vitamins. Binigyan din po ng aming programa si Lola Matilde ng pinansyal na tulong. Daghang salamat. Salamat ninyo o sa Ginoo. Itagaan ko ninyo kinabang. May kaunting tulong man na dumating, kinabukasan, muling naghanda para sa kanyang pag-iigib si Lola Matilde. Dahil hanggat walang maayos na supply ng tubig sa kanilang sityo. Ang kanyang araw-araw na sitwasyon, mananatiling ganito. Hanggang sa huling patak ng kanyang buhay. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.